Okay, thank you very much sa napagandang awit. Labing kantang Why Have You Chosen Me? Ang pinakaunang awit na aking natutunang awitin. Simula ako ay nagbalik loob sa Panginoon. At magandang gabi pala sa ating lahat at happy midweek po. Happy midweek, Pastor. Yes, sa ating lahat na mga kapatiran. Kamusta kayo ngayon? Happy midweek. Mabuti po. Buti naman. Sa kabila ng ating kalagayan, medyo gusto mo nating magiging masaya, no? Pero malungkot tayo sapagkat may ilang po tayo mga kapatira na ngayon ay namaalam sa buhay dahil sa karamdaman. At particular itong ating ngayong kinakaharap na mga virus, no? Cavite City, 2. Nobileta, 1. Binakayan, 1. Ito yung mga tala. At marami pa tayong mga kapatid na mayroong karamdaman. sa inyong lingkod ay nakakadama ko ng kalungkutan sapagkat aking na-imagine na hindi natin ito napaghandaan. Hindi natin to na isip na darating ang gandong uri ng mga pagsubok. Alam natin tayo ay malapit na sa katapusan. Pero boom, mundur, sorpresa, no, na merong ganitong mga pangyayari. At aking pinagmamasdan ang mga iglesia at ang mga kapatid kung gaano na ba tayo nakapaghanda sa sarili natin. Sapagkat we don't know, kahit pastor, di ba? Yung ating kasamang pastor na talaga napakasipag sa gawain ay unang nasampulan sa karamdaman at di ko akalain at di ako makapaniwala siyang una. But anyway, wala na po siya, no? At ibig sabihin, kung mismo ang mga leader ay tinamaan, ibig sabihin, pwede rin po tayo. Lalo na, hindi pa rin natin nasunod ang mga protocols. Pinagmamasdan ko mga kapatid kung ang iglesia natin ay gaano kalakas at gaano kahanda. Kaya ba nating ipaglaban ang ating pananampalataya at ating masunod ang kalooban ng Panginoon? Sabihin natin na handa tayo anytime, no? Pwede tayong lumisan sa lupang ito. Na sabihin natin 100% panatag tayo sapagkat yung ginagawa natin ito sapat na para maharap na para makaharap natin ang Panginoon. Still struggling, no? Ang church natin ay still struggling pa rin. Kaya nga ngayon pong gabi, ipahintulot ninyo, ngayon lang naman ako nakaramdam ng lungkot. Sapagkat ramdam ko yung sabi ko yung lakas dapat maging malakas tayo ngayon. Alam ko lahat tayo ay nasa ilalim ng doubt. Anong gagawin natin? Lalabas ba tayo o hindi? Hihinto ba tayo? Magkulong na lang ba tayo sa ating mga tahanan? Makontento tayo sa ganito? O patuloy pa rin tayong gagampan sa ating gawain bagamat hindi natin tiyak ang ating kaligtasan, ang ating seguridad? Sa ganitong kalagayan ay naisipan ko pong i-share, Brother Ronald, pakiano po sa akin yung ano, yung, okay, pwede na bilang yun. Saka wala. Okay, mga kapatid, sandali lamang ating hanapin yung aking, PowerPoint. Ang nakakalungkot lamang ay maging tayo ay talagang hindi tayo handa. Sapagkat salip na tayo magkaisa sa iglesia, nagkakahati-hati tayo dahilan sa kaganapan sa ating kapaligiran. Why doubt? Kayo po ba hindi nagda-doubt mga kapatid? Ilan ba sa atin ang 100%
sa kanilang sarili ngayon. Do you have doubt? Still? I'm sure meron eh. Kasi kung wala tayong doubt, wala tayong debate. Tama ba ako, mga kapatid? Kung wala tayong doubt, wala tayong debate sa ating iglesia. But until now, meron tayong debate when it comes to vaccination or not. Kalimutan natin na tayo ay nangako sa Panginoon, mabuhay sa mamatay, kay Kristo tayo. Ano ang pwedeng makapagpahiwalay sa atin sa Panginoon? Why doubt? May lecture ng health professional, laging may doubt. Kine-question yung mga report sapagkat meron nakikita ang ibang mga palabas na kung saan ay totoo naman na meron talaga namamatay. Because of that, meron tayong doubt. When we have doubt, we have division inside. Kaya ngayon pong gabi ay ating talakay ng ilan dito. Ang sabi sa Matthew 14 verse 32, "Oh, you little of faith, why did you doubt?" Tayo po ba nag-alinlangan din ngayon, mga kapatid? May alinlangan pa ba tayo natitira o wala? O kaya siguro medyo mas ating i-specific. Meron ba tayong takot na ramdaman o wala? Mga kapatid, pwede kayo magano. Gusto ko lang marinig. Meron ba tayong takot na, meron ba kayong takot na ramdaman o wala? Takot po saan, Pastor? Sa ating kalagayan. Either baka tayo tamaan ng COVID. Meron. Meron. May alinlangan ba tayo o wala? Ang ibig bang sabihin pagiging disipulo ay exempted na tayo sa doubt o hindi? Hindi po. So ibig sabihin meron po tayong alinlangan. Meron tayong pangamba. Ating tukuyin, saan nagbuhat ang doubt sa ating saan nagbuhat ang ating alinlangan? Sapagkat tayo naman talaga ay kumbinsido na tayo ay nasa Panginoon. Sa mga panahon ni nung unang mga biblical characters. Nariyan po yung si Job, nariyan si Gideon, nariyan si Barak at nariyan si Thomas. Brother Ronald, ilan ang nandito ngayon sa ating screen? Siyam po. Pwede kayo nating ihiwalay sa tagdalawa ang iba'y tatlo. Talakayin nila, maghanda sila at bibigyan ko po ng siguro mga 5 minutes para mag-regroup. Tapos ihanda nila what particular aspect sa buhay ni Job nagkaroon siya ng doubt? Ano naman ang doubt ni Gideon? Ano naman ang doubt ni Barak? At anong doubt ni Thomas o ni Tomas? Babalik tayo after 5 minutes tapos i-share natin kung ano yung mga doubt na kailangan naranasan. Lahat yan ay mga faithful na mga lingkod ng Panginoon, disipulo at mga alagad ng Panginoon yan lahat eh. Ito mga lingkod ng Panginoon. Unang tipan, tatlo rito coming from the Old Testament, isa lang kinuha ko sa New Testament sapagkat scenario. Now, pwede bang mag-regroup tayo? Brother Ronald, ikaw na mag-appoint sa naka-online na. Sana lahat. Sige. Mag-assign po kayo kahit doon na kanyo. Isulat nila niyo doon sa chat box. Then para makita nila, basahin niyo sa chat box kung sinong ka-partner ninyo. After 5 minutes, balik po kayo. Tapos inyong isalaysay kung ano yung mga doubt ng mga following Christian character. Tapos atin itong talakayin ngayong gabi. Okay lang? Okay, sige. Kung yan ay by family, kung ibig sabihin ba yung individual tapos kasama ang pamilya, kasama na yun. Ibig sabihin, kada isa representing the family. So kung dalawa yan, dalawang pamilya yan. So siguro ganyan ang gagawin natin. Sige po. So bigyan ko po kayo ng chance up to 5 minutes pwede kayo magtalakay siguro. Para hindi maingay, sa kahit sa chat na lang. Pwede naman sa chat, di ba?
Brother Ronald, pwede? Or use your phone? Pwede po. Kailan ginagamit niyo natin yung phone ninyo na ano? Wala siguro ibang ano, baka naka-on yan, yan ang gagamitin nyo. So kahit sa chat box, pwede kayong magtalakayan. Sige po, so mag-leave muna ako ng 5 minutes and then afterwards, babalik ako. Okay? You can start now, no? Magbabalik ako ng 8:05 babalik ako, okay? Sige po. Okay na tayo? Okay po. Okay, Brother Ronald, ikaw ang mag-ano sa unang bahagi. Sinong unang mag-report? Si Sister Cez po sa amin. Okay, sige po. Go. Yung po mga following ano, person. Ay, good evening po. Good evening. So, yung napag-usapan po namin, yung sa kanilang apat. Una po, si Job. Nag-doubt siya. Hindi naman siya, parang hindi naman siya totally nag-doubt. Siguro parang nag-verbalize lang siya nung sama ng loob. Siguro na nangyari sa kanya yun. Diba? Ang maganda lang sa kanya, hindi siya, hindi siya nagalit kay God. Kumbaga, siguro sa sobrang nahirapan lang siya kasi nandito siya eh, 'di ba? Tao siya, parang tayo po, tao tayo. So minsan may mga times na pag nahihirapan tayo, nagsasabi talaga tayo na nahihirapan na tayo, bakit nangyayari 'to? Pero ang ano natin sa kanya is yun nga, hindi siya nagalit kay God. Then next po is kay Gideon. Si Gideon po, siya yung nakalagay dito, the 300 out of the 22,000. Ang doubt niya is yung ability nila para labanan yung, yung abilities nila na manalo against dun sa kalaban nila. Then ang ano niya, ang ginawa niya is, ang ginawa niya naman is parang humingi pa siya ng sign kay God para bago siya naniwala, bago matanggal yung doubt niya, kailangan niya ng sign. Mm-hmm. Yun po. And then yung kay Thomas, ang doubt niya lang po is at first nung nalaman niya na nakita niya si Jesus na sign. Buhay. Hindi siya agad naniwala. So kailangan niya pang naniwala lang siya, natanggal lang yung doubt niya nung yun nga po, yung nakita niya yung palm ni Jesus. And then yung kay Barak naman po, sinurge namin, and si Barak yung nag-led sa Israelites against kay Sisera, which is the yung commander ng mga Canaanite army. Parang inano lang namin siya na siguro ang doubt niya is yung ability nila na talunin yung mga kalaban nila. Kasi over ano sila eh, parang ano yun, 300 sila against sa napakaraming kalaban. So hindi naman po may, yun lang po. Ang ano namin is may mga times talaga na nagda-doubt tayo sa mga usually sa mga abilities natin. And ang kailangan lang natin is yun nga, every time na magda-doubt tayo, kailangan lang natin tumawag kay God. Yan, humingi tayo ng guidance. And yun, mag-pray. Yun lang po. Okay, thank you sa unang group. Second group, sino ang surod na, no? Reporter? Ako po, Pastor.
Okay, sige, Sir Jeneline. Okay, midweek po. So, sa apat po na character, una po ay si Job. So, alalaman po natin yung kwento yan na hindi po talaga siya nagkaroon ng doubt sa ating Panginoon. Sa lahat, sa dahil po ng pinagdaanan niya, simula po sa katawan niya, sa mga ari-arian niya, sa pamilya niya, talaga pong masabi po natin na malakas talaga ang kanyang pananampalataya at paniniwala po sa ating Panginoon. Pangalawa naman po ay kay Barak. So, si Barak po ay, sabi dito ay, yung kanya pong faith ay hindi niya ibinigay sa Panginoon, kundi po sa tao niya ibinigay ang kanyang pananampalataya. So, kapag po tayo ay sa tao nanampalataya, so ibig sabihin po ay, magkakaroon, malaki ang chance na magkaroon po tayo ng doubt na po kasi tao yung ating pinapaniwalaan. Ay, tama ba yung sinasabi niya? Totoo kaya yung ginagawa niya. So may doubt tayo kapag po tayo ay sa tao nagtitiwala or nananampalataya. So ganun po yung naging character o yung ganun po yung naging attitude ni Barak. Pangalawa naman po ay si Gideon. So si Gideon po ay isa po siyang heroes of faith. So kagaya po sa ating lahat, siya po ay nag-doubt sa kanya pong sariling abilidad. So hindi man po sa Panginoon, pero dahil po sa kanyang ability, sino po bang nabigay ng mga skills natin, di ba po ang ating Panginoon. So kapag nag-doubt po tayo sa kakayahan natin, ibig sabihin, nag-doubt din po tayo sa Panginoon na siya po nagbigay ng kakayahan sa atin. So yun po yung kay Gideon. Last naman po ay si Thomas. So si Thomas po ay Thomas is a skeptic who refuses to believe without direct personal experiences. So kapag hindi niya po na-experience yung isang bagay, ay hindi po siya maniniwala or magkakaroon siya ng doubt. So ganun din po sa ating minsan. Kapag po hindi natin nakikita ang isang bagay, to say is to believe, ganyan, hindi po tayo maniniwala. Or maniniwala tayo, pero hindi ganun ka 100% yung paniniwala natin. Unless nakita natin yung isang bagay na lamang po. Okay, next group. Iyan mo. Third group. Wala na pastor, dalawa lang pala. Ah, dalawang group lang kayo, okay. Okay, thank you. So, doon sa nalakalista, ano kalagay dyan? Okay, sa apat na karakter na ginamit natin, ay maganda yung naitala dyan, no? Meron dyan, alam mo, ano nakalagay dyan siya? Okay, kanina ay yung doubt because of the signs, no? Gideon, number one. Kay Gideon ay yung, of course, yung kalaban ng Midianites ay kompleto. Marami. Samantalang sila ay walang mga armas, walang karanasan sa giyera. Tapos, sa dami ng kanyang kasama, 300 lang yung nakatalagang ano, ang iba ipinauwi nila. So lalong kumunti sila. So dito ay medyo naghingi ng sign si Gideon. At yung nagbigay ng sign ay ang sabi ng Panginoon, yung iinom na naka ano, sa palad. Yun ang maging kasama niya. So yun ang kanyang unang kinuha. Kay Job naman ay questioning God. Pero nung sinabi ng Panginoon, Job, nasaan ka nung lalangin ko sa libutan? Nawala yung agam-agam ni Job. Kasi di ba yung word natin kanina, nag-alinlangan ba tayo? Kaya tayo bilang Kristiyano, pwede bang okay lang bang mag-alinlangan tayo o nakaranas natin yung alinlangan sa buhay natin? Dumarating po yun kasi tayo pa yung mga tao lamang. But ang kagandahan kay Job nung sumagot ang Panginoon ay humingi siya ng tawad sa Panginoon. Sapagkat siya naman ay nagugulahan lamang. Hindi alam kung anong nagaganap sa palibot niya. Bakit naganap sa kanya? Kasi mabigat yung pagsubok sa kanya. Namatay mga pamilya niya, mga anak niya. Tapos, nawala ari-arian niya. Karoon siya ng bukol. Sugat. So, after all,
Para bang sinasabi ito ba resulta ng pagiging tapat na lingkod ng Panginoon? Para bang ganun, no? Halimbawa, yung mga namatay na makasama natin, nagtatapat naman sila sa Panginoon, maaaring magtanong din yung kanilang mga sa buhay. Ito ba maging resulta ng pagtatapat sa ating Panginoon? So, ilan lamang yan sa mga pwedeng sumagi sa isipan natin. Well, kaya ano naman, kay Barak is outnumbered, sometimes ay parang kulang ang ating capability para i-resist yung mga yung nakakatakot na bagay, yung mga kaganapan sa ating kapaligiran. At another one ay sa group to ang isang naitala, yung mas nagtitiwala sa kakayanan ng tao kaysa magtiwala sa Panginoon. Minsan yun ang ating ano, no? Kaya nga marami itong mga remedies, mga pamaraan, sari-sari, para lamang mawala sa atin yung takot. So thank you group sa inyong pag-discuss sa ating subject ngayong gabi. Patuloy tayo at siguro mas ma-justify sa patuloy pa natin ano, yung ating kasunod pang bahagi. Okay, balikan na po natin yung ating sharing. No? So, Job struck with calamities. Si Job ay tinamaan ng mga kalamidad, kaya nagkaroon siya ng question sa Panginoon. Si Gideon naman ay birimo out of 3,000, 22,000 naging 300,000 na lang, 300 na lang. At mga in experience sa war, samantalang kalaban nila ay mababangis. Kay Barak naman ay yung laban ni Sisera at ang kanyang pagtitiwala na kay Deborah. So inisip niya kung si Deborah ay kasama nila o hindi. Kaya lang, ang sabi rito ay ang Panginoon pa rin gumawa ng paraan upang mahuli o mapigilan si Sisera, yung hari ng yung kalaban nila. At ikatamas ay yung pong paglagay talaga sa kanyang kamay doon sa palad ni Kristo. Sabi niya, bago ako maniwala, kailangan ay maisuot ko yung aking daliri doon sa butas ng kamay ng Panginoon. Kaya ang tanong din sa atin, ang ating bang panampalataya ngayon ay husto na o kailangan pa nating maranasan na makita muna ang Panginoon bago tayo mabuo? Kaya yan ay nakadepende. Okay, tingnan natin kung ilan po yung mga bahagi ng ating pong pag-aaral na dapat po nating tingnan. Bakit merong doubt? Doon sa mga ating binanggit kanina, iba-iba ang kanilang dahilan. Pero sa ating kaya, bakit nagkaroon ng doubt? In general, sabi ni Ellen White, we cannot understand the mysteries of God's providence. Sometimes yun ang problema. Hindi natin lahat natanto yung providence ng Panginoon. Pag sinabing providence, ay yung gabay at pag-iingat ng Panginoon at kanyang panguna sa buhay natin. Kasi maraming nangyayari. Halimbawa, itong kalagayan natin ngayon. Ang misteryo dito ay, huwag natin layo, no? Yung COVID-19, kung ano pa yung Delta, Lambda, kung ano-ano pa. Ang tanong sa atin, saan ba nanggaling yan? At hanggang kailan ba yan? Ah, di ba? Hanggang kailan ito? Yan po isang misteryo. Kaya nga, marami sa atin nag-doubt whether you take the vaccine or not, kasi pagka nag-take ka ng vaccine, ay hindi pa masyadong garantisado. Mayroon nagsabi nga, 2 taon lang ang buhay mo, may iba naman na natuluyan. O, katuturok lang, biglang nag-react ng hindi maganda, namatay. 4 yun sa may Lagindingan, doon sa may Cagayan de Oro. At marami pang mga report natin nakita, no? Ating narinig pala. So, minsan yung misteryo hindi natin maintindihan. Bakit naganap ito sa ating kapaligiran at bilang tayo bayan ng Diyos? Ano bang pinaka-safe natin gawin? Nagkaroon tayo ng takot sapagkat sabi rito, we cannot understand the mysteries of God's providence. Pag ang Panginoon nangako sa atin, ang pangako niya sa Biblia, hindi naman sinabing hindi tayo makaranas sa kamatayan. Ang sabi lang niya, huwag kayo matakot sa pumapatay ng katawan. Ngunit matakot kayo sa pumapatay ng katawan at ng espiritu. So, biblical yon. Kaya kung tayo nakamindset tayo na, danasin namin to. Pero hindi yan ang ating katatakutan. Ang katatakutan natin kapag hindi tayo makabilang sa ikalawang pagkabuhay na maguli. Hindi po ba? So, kung naintindihan natin kung anong nangyari sa mga alagad ng araw, hindi natin katakutan ang ating kalagayan ngayon.
Sabi nga ni Peter, isang kagalakan na maging kabahagi sa kamatayan ni Kristo. Bakit niya nasabi yun? Sapagkat ang mindset niya, ang tingin niya, wala na sa baba, nasa taas na. At inisip niya, darating na, mangyari na yung pangako ng Panginoon. So, ito yung isang bahagi sa unang pagkakataon na bagamat hindi natin alam ang kaganapan sa lupa at nangyari sa buhay natin, pero huwag maapektuhan yung pagtitiwala natin sa Panginoon na kahit anong mangyari, ang Panginoon laging kasama natin at siya ang bahala sa atin. Pangalawa, itong tinatawag na skeptic. Arguments about the Bible. Meron ba tayong ganyang problema, Brother Ronald? Argument, no? Yung bang about sa yung iba kasi, ang ibig sabihin skeptic, the one who apply the critical thinking. Marami sa atin yung pag sinabing critical thinking ay logical. Mahusay ang mga utak, nag-iisip ng mga bagay-bagay, tapos i-apply na ang scientific method o examination of knowledge, perception and beliefs. Pinagsama-sama ito, naghalo-halo. Kaya nakabuo siya ng isang paniniwala na mas pinaniwalaan niya ang kapaligiran at sulat ng ilan na may akda ng mga tao samantalang dapat paniwalaan niya ang Biblia. Sa halip na magbasa ng magbasa sa Biblia, nagbabasa sa mga sulat ng iba. Kaya nagkakaroon ng argument pagdating sa mga nakasaad. At yung pangatlo, ito yung sulat ni Ellen White, ano po, Steps to Christ po ito, 106. At ang pangatlo, the truth is simple. Kaya pinagtatalunan sapagkat napaka ano kasi ng ano katotohanan, napakasimple lang. Perfect. Madaling i-adapt. Kaya may mga tao na ang gusto talaga yung bang nandiyan na yung Biblia tapos ang gagawin pa, questionin pa yung Biblia. Kasi parang gusto na yung nagtalagang mayroong pagdedebate. Buo na, simple, madaling maintindihan, pero pinapahirap sapagkat gusto nila mayroong challenge. Kaya sabi rito, the truth is simple and perfect to the needs of the longing hearts. Kaya nga ang ating dapat nating pagpukusan, hindi yung bagay na ikakadibati natin. Ating pagtuunan, ang Bible, ano ba ang mahalagang bagay na dapat nating matutunan sa Bible? Ang pinakasentro lang talaga ng Biblia ay yung kaligtasan natin. Hindi na yung lahat ng aspeto, simula ng unang panahon ang history, sapagkat hindi naman natin kayang arukin lahat ng mga nakaganapan sa buong mundo. Ang atin lang dito, ano bang saysay ng Biblia para sa aking kaligtasan? Kaya doon tayo dapat nakapokus. Huwag natin gawing komplikado sapagkat kapag gagawin natin yan, wala na tayong katapusan, wala ng boundary yung ating kalagayan. Magkakaroon nga tayo ng doubt kasi pag hindi mo na maintindihan, doubt ang kasunod nito. So sabi ni Ellen G. White, sa concept about truth, thus the plan of redemption is laid open to us. Kaya nga po yung plan of redemption, bukas sa atin yan eh. So that every soul may see the steps to take repentance and faith. Kaya yung pong, di ba, yung story of redemption, napakagandang basahin yan para bawat isa sa atin, makita natin yung paraan at yung ating pamumuhay na hindi perpekto, pero dahilan sa ating pananampalataya, meron tayong karapatan na pwede tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang, pagkakasala sa pamagitan ng pananampalataya, tayo mapapatawad ng ating Panginoon. Kaya pakiusap sa atin ngayon, ano bang dapat natin gawin ngayon? The more we search the Bible, the deeper is the conviction that it is the word of the living God and human reason bows before the majesty of the divine revelation. Dapat yung pangangatwiran ng tao ay dapat isuko sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, mangingibabaw ang salita ng Diyos laban sa pangangatwiran ng tao. Di ba sabi nga natin minsan, oh, nangangatwiran ka pa. Dahil ang tao talaga ay napakahilig mangatwiran. Sa halip na aminin, sa halip na magsorry, ang daming sasabihin, lalo tayong mga Pinoy. Lagi tayong may katwiran. Sa halip na pwede namang napakadali masasabihin, ay pasensya na, ay opo. Napakadali naman eh. Ang Panginoon, ang inantila sa atin ay yung paghingi lang natin ng sorry sa pagkakamali natin, that is enough. Sapagkat pinababaw na nga ng Panginoon yung pagkaunawa tungkol sa kaligtasan. Repentance and faith lang kailangan niya. Kaya ito yung sinabi ni Ellen White. Ganun ang pagka ang klaro ng pagtubos ng ating Panginoon ay
hayag sa atin, hindi tinago sa atin para pagdating ng panahon, walang pwedeng mag-sumumbat sa Panginoon na kaya siya hindi naligtas dahilan sa hindi niya alam ang totoo. Hindi po eh. Binuksan na lahat ng Panginoon para wala tayong maidalan sa ating Panginoon. Another quote galing kay Ellen White. Sino daw ang father of doubt? It is Satan. Works to fill man's heart with doubt. Kaya pag kayo nag-alinlangan, ibig sabihin nandiyan sa tabi si Satan. Pag tayo ay natatakot, ibig sabihin ay may bumubulong na sa atin sa tagiliran. Dahil anong gawa ni Satanas? It is Satan's work to fill men's heart with doubt. He leads them to look upon God as stern judge. Sisiraan niya ang Panginoon. Tapos sabi niya, ang Panginoon hindi patas yan eh. Pag humusga. He tempts them to sin. Siya rin ang nanukso sa atin. And then to regard themselves as too vile to approach their heavenly Father. At sasabihin ni Satanas, huwag ka nang lumapit doon kasi wala namang saysay yung paglapit mo eh. Dahil hindi rin naman magbabago ang Diyos. At ang sabi rito, or to excite his pity, hindi rin naman siya talaga mahabagin. The Lord understand all this. Naintindihan ng Panginoon lahat ay gagamitin ni Satanas. Kaya ang pangako ng Panginoon, Jesus assured his disciples of God's sympathy for them in their needs and weaknesses. Kaya nangako ang Panginoon na lahat ng kanyang disipulo, ang kanyang simpatiya ay laging nasa kanilang mga kailangan at lalo na sa kanilang mga kahinaan. Yan yung good news, no? Na lahat tayo may kahinaan. Yes. Pero sa kabila ng ating kahinaan, lahat naman tayo ay mayroong may simpatiya sa atin ang ating Panginoon. Ibig sabihin mayroong pagmamalasakit sa atin. Kaya nga, kapag may kasalanan tayo, sa Panginoon tayo makipag-usap sapagkat maintindihan niya tayo. Pero sa kapwa natin, medyo mahirap. Dahil ang iba nakakaintindi, ang iba ay hindi. Not as a sigh is breath, not a pain felt, not grief pierces the soul, but the throb vibrates to the Father's heart. So, kung ating titingnan, hindi lang po isang buntong hininga, hindi lang yung naramdaman nating sakit at tapdi, bunga ng ating kalagayan, o di kaya kung tayo man, yung ating mga kaluluwa, yung ating mga katawan, yung ating kaisipan, pagkatao na talaga nagdadalamhati sa sobrang sakit pagkaminsan na sa kaganapan sa ating kapaligiran ay parang ibig nang huminto ng ating pakiramdam. At halos hindi natin maramdaman sa puso natin na kasama pa natin ang Diyos. Sa ganitong kalagayan ay tayo patuloy na talagang tinatarget ni Satanas. Pero tandaan po natin, katuloy sinabi rito kanina, laging na naramdaman ng Panginoon ang ating kalagayan at laging siyang nariyan para suplayan at palakasin tayo sa ating mga kahinaan. Kaya tanong sa atin ngayong gabi, meron bang dahilan para tayo ay magkaroon ng alinlangan sa Panginoon? Pag tumingin tayo sa sarili, meron. Pag tumingin ka sa Panginoon, wala. Sapagkat, once na binigay mo na sa Panginoon ang buhay mo, handa ka na any moment. At sasabihin mo, Lord, kung hanggang dito lang ako, hanggang dito lang ako. Pero gagawin ko kung ano yung pinapagawa niyo sa akin para kung sakali man, na kung hanggang dito na ang kwento ng sanlibutan, hindi ako konsensyado at wala akong pag-alinlangan, nalisanin ko ang lupang ito dahil alam ko na nag-aantay na ang reward para sa akin. At alam ko na ang aking patunguhan ay maliwanag sapagkat kayo ang nangako sa akin. Mga kapatid, akin po itong tinalakay natin at akin po itong tinapik ngayon pong gabi para pakiusapan ang bawat isa sa atin. Huwag magkaroon ng puwang ang alinlangan sa puso natin. Kapag may papagawa ang misyon ang Panginoon at hindi maaaring hindi tayo gagawa, talagang lalabas pa rin tayo. Isa lamang ang ating babanggitin
Panginoon, ang lakad kong ito ay itagubilin ko sa inyo. Kayo ang aking kapitan. Kayo ang manguna sa akin. At nasa inyong makamay ang aking kinabukasan. Maraming salamat mga kapatid. At sana'y patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Sana'y patuloy tayong magtamo ng kalakasan, patuloy na gumawa sa Panginoon, manalangin, at hanggang sa matapos ang kwento sa libutan, manatili tayo sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon ng buong pananampalataya. Amen. Bago po tayo mag-closing sa mga kapatid, ay announce ko lang po ang ating VOY. Online po ito. Sa September 6 na po tayo mag-start, 7 to 8 p.m. So kung may mga interest po kayo, ay pwede niyo pong sabihin sa kanya-kanilang mga pangalan at cellphone number. Kung kailangan po nila ng data, ay atin po silang bibigyan ng pang-load. At yun lang po. At sana ay lahat po tayo ay makadalo. At yung mga interes po natin ay sabihan po natin. Namang po at maraming salamat. As of now, meron po tayong dalawang interes po. Thank you po. Para po sa ating pasamantalang pagtatapos, awitin po natin ang Only Trust Him. Come every soul, come every soul by sin oppressed, there's mercy with the Lord, and He will surely give you rest by trusting in His word. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. For Jesus sheds His precious blood, rich blessings to bestow. Plunge now into the crimson flood that washes white as snow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Yes, Jesus is the truth, the way that leads you into rest. Believe in Him without delay, and you are fully blessed. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Come then and join His holy band, and on to glory go, to dwell in that celestial land, where joy's immortal flow. Trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Tayo manalangin. Aming mabagin at dakila naming Diyos, maraming salamat Panginoon sa pagkatunay na muli kaming napalahanan sa aming pong espiritual na katayuan, sa aming espiritual na paglalakbay, pagkaminsan kami nakaranas ng pag-alinlangan.
dahilan sa kaganapan ng aming pong kapaligiran. Ngayon pong gabi, Panginoon, ay inyo pong pinalala sa amin na normal na magkaroon kami ng mga alalahin sa buhay sapagkat kami mga tao lamang. Kung ang inyong mga lingkod, ang mga pinakapangunahing karakter sa Biblia nung unang tipan nung araw ay nakaranas din po ng gayong pag-alala katulad ng aming kalagayan. Ibig sabihin, kami po ay magiging apektado din sa kaganapan sa aming pong kapaligiran. Gayun pa man, Panginoon, ang mga bagay naging dahilan ay sapagkat hindi namin nababatid ang mga misteryong nagaganap sa aming pong kapaligiran. Kung saan dapat ito ay mag-aakay sa amin ng lalong pagtitiwala sa inyo sapagkat hindi namin batid kung ano ang magiging kaganapan sa amin sa kinabukasan. Ito isang panyaya din po sa bawat isa sa amin upang amin pong lalong basahin ang Biblia at kami po ay sumandal sa Biblia kaysa mga sinulat ng mga tao na hindi namin kilala. Mga taong pagkaminsan ay napakahusay tahiin ang mga laman ng Biblia at haluan ng mga kaisipang pangkasalibutan upang kung titingnan akala mo ay totoo, iyon pala ay kanila pong nilalahukan ng mga aral upang sa ganon guluhin ang inyo pong iglesia. Panginoon, inyo rin pong ipinadama sa amin na tunay na ang kaligtasan at ang katotohanan ay hindi mahirap unawain na bagay. Sa katunayan, ito po'y isang simple lamang at payak. Inyo rin po kaming ipinalahanan na wag naming patuloy na suportahan ang aming sariling mga haka at pangatuwiran. Bagkus, Panginoon, lahat naming mga katanungan ay amin pong isuko sa inyo bilang bahagi ng mga misteryo na marahil hindi namin maintindihan sa lupa, ngunit doon sa langit dabayan, doon namin maunawaan kung bakit pinahintulutan ninyo ang aming mga kaganapan, nito sa lupa at aming nagiging karanasan. Dakilang Diyos, ngayon pong gabi, pagpalain po ang bawat sa amin. Halinawa ang mga discussion na aming ginawa ay mag-iiwan sa amin ng isang malalim na alaala upang aming pong panghawakan ang aming panampalataya ng mas matibay at mas maigpit kaysa noong una. Upang kami magiging makakatayo sa bandang huli sa anumang mga pagsubok pang aming kaharapin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na nag-participate. At sana'y ang patuloy na gabay ninyo aming maranasan. Patawad po sa aming mga pagkasala at pagkukulang, sa aming mga alinlangan, at sa ngayon, buuhin po ang aming tapang, ang aming pong panampalataya na kami po ay patuloy na maglilingkod na walang takot sapagkat kayo ang aming tagapanguna. Salamat po sa pagdating sa aming dalangin. Ito po ay pinasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen.